Marites Babies! We're live and kicking! Bago ang chikan, patingin ko muna kayo ng good morning, good afternoon, good evening, good morning! Ito po ang inyong Dean, Junardo! Mega Nod! Ako naman ang inyong Mega Marites, Mr. Fu! At syempre, ang inyong PhD, Rose Garcia! And welcome to Marites University! Ang taas! Lundagin mo, baby! Ayan na naman kayo eh! Ayan naman yung lundagin mo, baby. Oo, pero bago ang lahat, syempre, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa aming channel. Thank you very much po. Kaya naman, kung hindi ka pa nakasubscribe, aba, at isa pang aba, anong hinihintay? Hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan. Please, mag-subscribe na at paki-share po itong ating live. Ayan. Yes. Go, 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 Marites, babies. Oo. Pa-babies? Dahil nga, bago tayo magsimula, pasalamatan natin mga buena manong. Agad-agad. Kaya babatiin agad kasi naka-standby pa lang. Namimigay na sila ng pakulay. Grabe kayo mga kamariter. Kaya love na love namin kayo dito sa
Marites University. Si Apple Damiana, regular viewer talaga natin. Hello, Apple! Nagpa-kulay siya. 9.99 US dollars lang naman. Kasi nga, di ba? Kasi nga, ang sabi niya, na-miss ko po yung live last week. Kaya team replay po muna. Ito yung school na pang pag-good vibes at nakapanghihinayang umabsent. Marites with a heart. From San Diego, California. May puso ba talaga tayo? Oo naman! Oo naman! Ito muna si, pasalamatin natin si Rotsky Petzol na member natin. Yes! Hello, Roxy! Canadian dollar ba ito? Ay, pounds ano? O euro? Euro! Euro! 5.99. Grabe 5.99. Siya! Hello, Roxy! Na ating legit na member, subscriber. At syempre ito, si Ma'am Shi, ang ating Dean's Lister. Yes. Syempre, present ngayong gabi. Always present. Hello, Ma'am Shi! Hello, Ma'am Shi! Oh, bongga. Ang dami niyong message. Naku, sorry, Rose, hindi ko na naman na ano yung ano. Maliit pa rin yung font. But yung sa amin ni June, maliit yung font. Maliit kasi na okay na yung salaming ko kasi ewan ko. Ewan ko nga. Malocally so salaming. Anong gagawin ko sa inyong dalawa? dapat pala malakihan na. Oh, yes! Pero nababasa ko naman, pero medyo gano'n. Ang gumagano. Nagsisisi na kami. Ano? Parang ako lang din niya, kaya nagtatanggal hindi, ako. Pero sa iyo, ang laki ng font. Pero hindi ko pa rin siya mabasang mabuti. Ah, Simulan na natin mga Martes ang chikan, ang yung nintay mga chikan. Ito na po ating isang linggong chismis. Mula lang po sa inyong team, na mahal niyong team. No. Okay. Ito, simulan na natin sa hairstyle ni Sarah G sa Billboard Awards. Kapareho raw ng emo look ni Chris Bernard. Starstruck na nag-viral. Sir, puno ba? Alam mo, una-una, binalita naman natin kung gaano tayo ka-proud yes, kay Sarah Geronimo na maging Global Force Awardee ng Billboard Women in Music Awards nung nakaraang linggo, di ba? Na nakita naman natin, tinanggap niya, binigyan niyang pugay si Mami Divine, etc., etc. Pero syempre, alam nyo naman ng mga netizens, may lagi napapansin. Oh, ang napansin nila ay yung buhok ni Sarah G. At lumabas yung mga meme kung saan inirelate doon sa nag-viral na video dati ni Chris Bernal nung nasa Starstruck pa siya. So doon, sabi, tinatanong ng mga netizens, eto ba ang inspiration ni Sarah G sa kanyang look? Pero ako in fairness, may mga kuha sa Billboard Women in Music Awards na medyo flattering naman yung itsura ng buhok. Pero may kuha din na medyo... Hindi mo, ako, honestly, hindi ko bet. Diba ba yung ganyan? Oh, no. Hindi ko masyadong bet. Kaya nga siguro, na-compare din to. Na-iniyakan ni Chris Bernal. Diba? Diba? Yan ba yung kwento niyan? Iniyakan niya talaga yung buhok niya? Kasi parang diba sa Starstruck may mga... Hindi mga challenge-challenge. So, halimbawa, dadalhin sila sa stylist. Tapos, anong bagay na ano, buhok sa artistang ito? So, sabi, maiksing buhok. So, ginan niyang ganyan. Kaya nga sabi nila na ino-okray nila yung stylist. O, huwag niyo nang okrayin kasi nabigyan na ng justice ni Sarah G. Ni Sarah. Yung buhok. Pero, hindi po yung stylist ni Chris Bernal, yung stylist ni Sarah G. Dahil si Raymond ito, yung gumawa nitong hair. Hindi, siguro, ako naman, si Sarah G kasi, di ba, sabi nga natin, di ba, pa nagpo-perform siya para sa sinasaniban, talaga nag-iiba yung kanyang personalidad, di ba, kasi pag nagpo-perform siya. Ganon din siguro sa styling, dahil sa, alam mo na, upgrade, tsaka medyo fashionable. Nire-reinvent niya din. Actually, yun ang gusto ko kay Sarah. Hindi siya nag-stop na i-reinvent yung sarili niya. Yung style niya, di ba? So, eh, ganun talaga. Ganun talaga. Siguro, hindi lang natin masyado, or hindi tayo sanay. Kasi nakita natin lagi si Sarah na mahaba ang buhok, na kulot-kulutan, diba? Pero, yun nga lang, siguro hindi talaga, maraming hindi negusto sa kanyang hair. Pero more than anything else, proud tayo kung bakit siya nandyan sa red carpet at kung bakit siya tumanggap ng award dyan. So, napaglaruan lang ng konti ng mga netizens kasi nga napansin nila parang pareho nung kay Chris Bernal. Sabi nila, ayun daw yung wolf look. Sabi yan. Wolf? Pwede wolf naman. Cat. Pwede cat naman. Ba't uso ba mga wolf ngayon? Binago lang pangalan yan. Diyos ko dati na yung mga ganyan. Alam mo, medyo luma to ha. Naalala ko tuloy si Jacob ng Twilight. Wolf, oo. Diba? Gusto ko yan, Wolf. Ako naalala ko iba eh. Sino? Si Andrew Wolf.
Si Rachel Ann Wolf. Oh, ang luma. Ang babago. Ang babago. Oh, but anyway. De, alam mo naman ang mga netizens. Alam mo, bagay naman ni Sarah kahit anong hairstyle eh. Para sa akin. It's just that ito siguro medyo nga... yung cut ba niya, hindi ganun ka... Pero ako, may nakita akong photo talaga na naka-side. Okay naman. Oo, maganda. Tapos pero yung frontal parang medyo... Oo nga. O baka, ano nga? Ano yun? Hindi masyadong tight. Eh, sabi mo. Lundagin mo, baby. Kaya mo na, nanalo naman siya. Pero siguro akin lang ha. Baka mas okay kung yung sa lower, medyo kinat na. Pinantay na lang. Oo, or... kahit na parang layered pero hindi gets mo. Pero sabi na si Chris Bernard. Alam mo, sasabihin nila sa atin, ano ang pakialam nyo? Hindi naman kayo ang hairstylist. Pero, in fairness sa mga Sarah, tayo pa ba? Pinulo off naman niya, kumbaga, kinarir niya. Si Sarah G pa ba? Di ba, hindi, kumbaga kasi kung hindi siya confident, mapapansin mo yun, di ba? Pero sa look niyang yan, hindi. Kumbaga, Kebs ako, may award ako. Naman. Performer ako. Yun naman siya. Yun na. Kasi go. Sarah yan. Sarah is Sarah. Sarah G is Sarah G. Tulad yes. Din. Sarah Labat. Anna Dizon is Anna Dizon. Binubuhay talaga natin. Kaya si Anna Dizon. Ewan ko. Di ba? Uy, di ba dati nagpapapresko nyo si Anna Dizon? Oo, dati yung... Si D na-invite. Ako nang na-invite doon. Never. Okay lang naman. Okay lang din naman. Oo, tamo. Kaysa pa lang tayo, 500 plus na itong nanonood sa atin. Salamat naman po sa ating 514 live viewers. Maraming salamat po. Yung mga hindi pa po nakasubscribe, hit that subscribe button at notification bell para po lagi kayong updated at para kasama namin kayo sa aming university, ang Marites University. Yes. Ano ko naman, basahin ko lang itong comment ni She Queen B. Mm. Hello, mga loves naming Marites. Patiently waiting for your live show. Love you all. The season show is Insider Junard with Betsy and the sexiest Secretary Papa Boris, Mr. Fu, and my kababayan Rose G from Samal, Bataan. Hoy, kababayan. Hello, She Queen B. Sana makita kita dyan Cheryl sa Samal, Bataan. Bakit hindi ko nakikita? Dahil maliit na maliit ang Masama tingin sa akin ni Sean. Sabi, tignan ko daw. Sabi ni Sean, ang sama ng tingin sa akin. Sabi nga, bago tayo magpatuloy, may nagpakulay na naman dalawa. Sa atin. Oh. Nabasa niyo na ba to kanina? Si Bar Hodge. Di pa. Ayan, ng 320 yen. Ayan na naman. Makakabili na tayo ng maraming brief ni Sean sa Daiso. At si Anna Lizelle ng California for 1.39 US dollar. Parang. Ito, diba, di ba? 249 pesos. Sino mula ba yun? Kay Ma'am Shi, ang ating legit member, Kamarites. Yes, diba? Yan. Hello, Ma'am Shi. Annalise Selvan, basa natin. Canadian dollar, 139. At ito, si Martin B. ng SEC. SEC. Oo. Swedish. Swedish? Yun. Nang 100. Grabe. Ang sabi niya, pinag-abangan ko talaga ang live nyo at alam ko sulit lahat sa live shows at iba pa na galing sa inyo. God bless sa inyo, sa crew behind the scenes, and more blessings from Sweden. Hey, may comment si Debbie. Sabi ni Debbie, mala Miley Cyrus daw at Dolly Parton si Sarah G yung style. Grabe yung Dolly Parton. Oo, pero iconic naman si Dolly Parton. Pero aminin din naman natin, ang mga hairstyle naman, pabalik-balik lang naman din. May hairstyle ni HD. Kinarir niya yan for today's video. Kasi hindi raw niya na-achieve last episode. Hindi, noong pa, gusto ko talagang i-achieve itong binili kong pangkulot. Finally na. Pinapabati ni Ma'am Shi. Happy birthday ang kapatid niya na si Chairman Arvin Enriquez at pamangking ko na si JB Ventura. Ayan, happy birthday. Happy birthday po. Uh-oh. Ayan, natuloy-tuloy na tayo. Ayan. I-go na natin. Diba, mamagalit si Gracie. Ika pa lang ano natin. Ang dami na natin. 566 live viewers. Maraming salamat po. Odin. Ito yung pinaka-latest kay Megan Young. Apologizes sa pagayos ng buhok ni Miss Botswana sa Q&A question ng
Miss World. Naku, book na naman. Oh, book, diba? Ano to? another book issue. Okay. Kasi panood ko yung video niya, parang ginanun niya. Napanood ko. Diba? Kasi una-una, congratulations kay Megan Yang. Yeah. Kasi siya ang nag-host ng Miss World. Alam naman natin na siya pa lang ang Miss World ng Pilipinas at talagang paborito rin siya ng Miss World. Kaya talagang pabalik-balik siya dyan para sumama sa mga events. So naging host nga po siya habang suot ang kanyang Francis Libera na gown. Ang nangyari, parang nung tatanungin na si Miss Botswana, ginalaw niya. Sinabi niya, excuse, parang ganun-ganun daw niya. Eh, ang nag-react daw talaga yung mga taga-Botswana. Kasi nga, bawal yun sa ano nila, culture yan. Parang cultural keme. Yung iba naman, ang sabi nila, parang private space. Kumbaga, diba? Parang hindi daw dapat ginagawa. Siyempre, sasagot ng tanong tapos bigla mong napansin yung gano'n. Baka daw nawala sa diskarte. O syempre, private siyempre, space. Siyempre, diba? Pero, may mga iba naman nagsasabi na parang nakita lang natin kung paano sumuporta ang isang reyna sa kapwa niya, reyna. Siguro kasi napansin niya parang magulo yung buhok, kaya niya inayos. But anyway, since may mga nag-react, lalo na kung merong cultural differences na sinasabi, o disrespectful daw, eh nag-apologize na lang si Megan Yang, diba? At she's taking the responsibility for doing that gesture. Kahit wala naman siyang masamang intention. I will strive more to be careful. Sabi niyang ganyan. Kasi di ba, halimbawa yung mga babae, halimbawa kayo, nasa isang ano kayo, tapos napansin niya, yung hair mo, di ba? O yung damit mo, di ba? Anuhin natin. Hindi pala ganon. Siyempre nga, Miss World to, parang 100 plus yung kandidata doon, iba-ibang kultura, iba-ibang lahi. At kailangan natin siyempre irespeto kung ano man yung mga paniniwala ng bawat isa. Pero ako naniniwala ako, si Megan talagang innocent. Oo, ako din. At in good faith, yung kanyang pagkakaayo. Yes, yung talagang wala sa kanya yan, yung, diba? Baka may na... May nabibreak pala akong protocol or rules. Tsaka napanood mo, di mo maigsi lang naman. Yeah. Hindi naman ganun katagal. Hindi naman yun sinuklay. Height na yun. Ano to? May dalasuklay si Megan? O kaya yung pangkulot ni Rose, ginanon. Sinisisigaw siya ng mga taga, ano nga to? Botswana. Dahil hindi yata nag-win. Hindi nga nag-win itong kanilang candidate. Dahil doon? So parang sinisisi si Megan. Huwag naman. Tingnan din natin yung goodness dun sa naging act gesture ni Megan. At isa din sa hinahangaan ko lalo kay Megan, yung mabilis niyang pag-apologize. Nalaman niya maraming mga nag-react, inako niya kaagad. Yes. Kung meron siya na-offend, naghumihingi siya ng dispensa. Ang nakakaloka din yung ating kandidata, si Gwen Fornyol. In fairness daw, dun sa, yung, kasi hindi siya pumasok sa top 40. Pero, dun sa mga, di ba meron niya series of events bago dun sa pageant, lagi siyang pasok sa top 10, top 20. Kumbaga, hindi siya nahuhuli. Kaya naloka sila nung mismong pageant na in-announce yung top 40, hindi siya nakapasok. Kaya syempre, nalungkot yung mga pageant fans, lalo na yung mga Pinoy. Dahil syempre, alam naman, pag Pilipinas, laging pasok sa top 10 yan, top 20, ganyan. In top 40 na nga ito, hindi pumasok. Lost pa. Tapos nga, bakit maganda ang performance niya dun sa mga pre-pageant activities? Huwag na siyang sumali. Ay, grabe. Pwede pa naman mag-try. Bigyan mo naman daw siya ng chance din. Sana naman. Dahil dyan may surprise kami sa'yo. Nandito siya. Mga kaibigan. Inimbitahan namin. Para magkaroon ng... Si Miss Botswana ba yan? Diba yun ang nakatalo? Mr. Poo, dito ka na. Upo si Gwen. Tsaka si Miss Botswana. Maka hindi ko makita. Ay, grabe. Ay, magagalit. Ayaw nila. Hindi niya makita kasi malabo mata ni June. Yung kababayan ni Rose nagbigay ng 99. I'm sure pinilit ni Rose yan. Chicken bee. Naku, pag nandun nga ako sa Malbataan, mag-hello-hello ka, di ba? Ay, diba galing mo lang doon? Lagi naman akong... Lagi ba umuwi? Okay. Ng weekend. Shoutout ko mo si from Dang Abukay. Shoutout po kay Kagawad Tisa, Che Netro Lyoda, Doray,
Effer at Nomi. Thanks a lot, Boss JF. Okay, oh, ano okay muna na tayo? Balita muna tayo. Okay. Si Gracie, yung gulo-gulo. Oh, bigla. Si Gracie, okay. Alam mo, si Gracie para may lecture doon sa diba? Ano. Kasi daw puro tayo bati. More chika muna. More chika, more fun. Sumisibangot na nga si Gracie. Sabi, yung pa yung mga host na to. Oh, ito. Gerald Anderson, niregaluhan ng Cartier watch ni Julia. Mali. Cartier. Si Julia. Cartier? Ay, hindi ko sigurado. Cartier, di ba? At tinawag na partner. Cartier, di ba? Cartier, oo. Naku, hindi nga rin ako marunong sa mga brands. Ang alam ko lang, Seiko sana. Sorry. Kasi Relo to, di ba? Ang alam ko lang, Seiko. Oh, wala nga ako Relo, oh. Baka naman. Hindi, anyway, eto na nga. Kasi kaka-birthday lang ni Julia. Yes nga. Actually, birthday nila ni Gerald halos magkasunod. Yes. Oo. Tama ba? Nauna lang si Jen ng ilang araw. Tapos si Julia na. Binati ni Gerald si Julia through his Instagram at ang nakalagay lang, simpleng-simple, HBD. Partner. Yeah. May heart. May heart. Then partner. So, in a way, nakakakilig, kumbaga, yung feeling na partner na talaga, yung kanilang tingin sa isa't isa. Yes. Hindi pa doon nagtapos. Ang nagpo-post ng pagbibigay ni Gerald ng Cartier. Yeah. Nako. Tapos mali pala yung Cartier. Hindi, tama yung Cartier. Sabi ni Gracie, si ano yung rich kid yan. Meron siyang. Cartier, di ba? Okay. Akin na nga. Ang nag-post at ang nag-video ng pagbibigay nga ni Gerald ay si Rupa Gutierrez. Na di ko nga alam kung anong ganap. Ayan, no? Ayan pala. Kung anong shooting ba to. Baka, parang nasa isang hotel sila or parang old house. Or party, or posible. Dinner. Parang gulat na gulat si Julia pag-open niya nung box. Correct. So happy siya sa gift ni Gerald. At sabi nila, nako, deserve mo yan, girl. Actually, yung pinost ni Gerald, di ba yung ano, nasa ano sila? Nasa, parang nagkakamp... Pero parang... Meron siyang pinost na video ni Julia. Na sinamahan niya sa salon na bagong kulot. Tapos, after this, ano nang gagawin natin? Tapos, pinamodel pa ni Gerald yung kulot na buhok ni Julia. Birthday daw doon mismo ni Julia yan. Mm. Yung video. So, parang dinner party. Parang gano'n. In fairness naman. Yun lang. So, Gerald, baka naman. Baka naman. Hindi, pinapakita rin ito na, di ba, ilang beses na rin yan. May mga nag-iisip na naghiwalay na, nag-break na. Nagkakalabuan. Pero tahimik lang talaga silang dalawa . Parang sa mga couple, si Gerald at saka si Julia, sila yung tipong dead ma. Kung sige, ichikan nyo kaming break kami, hiwalay kami, or di kami okay. Parang ano sila, unbothered couple. Pero, ayan, makikita na lang natin, nasa ibang bansa, magkasama, tas, so, di ba, katutuwa din. Sana nga, ano na to. May ilang taon na kaya, ilang taon na ba sila magka-relasyon? Nagka-relasyon. Medyo matagal na rin, taon na, oo. Taon na, oo naman. More than 2 years, I think. I don't think so. I think, ano to, parang sorry before, naman. No, it's before pandemic. Parang before pandemic to. Di ba? O, kung parang. Hindi ako nag... Kailan ba nauso yung salitang ghosting? Yun na nga yun, before pandemic. Before pandemic nga yan. Or parang kasi, during pandemic. Medyo pandemic ata. Research mo muna, Pesci. Before pandemic, kasi na-interview, si Bea talaga naisip ko. Ako yung ghosting. Nung na-interview siya sa ABS-CBN noon at doon nga lumabas yung mga ghosting. But anyway, masaya naman sila at happy tayo. At ang bongga nung malapit ang birthday nila sa isa't isa. Yeah. Pero haya, si Raymond at Santiago, si Claudine Barreto, malapit din ang birthday. Sa isa't isa. Yes. Claudine, guest ka rito. Miss Claudine. Clau, message kita. Yung mga fans ni Claudine, nila like yung post ko sa na Marites University. Kaya dapat si Miss Claudine makapag-guest na. Yun na. Saka si Clau nanonood yan sa atin. Hello, Miss Claudine. Yes. Hello. Ito, balita naman natin na What's Wrong with Secretary Kim? Ipalalabas na, PhD. Yes, sa March 18 na, ipalalabas na ang What's Wrong with Secretary Kim. Pero mauuna muna yata ito sa
View original. Yan. Kasi collab to ng View at saka ng ABS-CBN. Ah, may babaguhin sa story, ha? Meron ba sinabi? Di ba, ay, pwede ba sila? Wait. Bilang ikaw ang ano, ang authority sa K-drama. Ganito yan. Meron ba talagang pagkakataon na nababago? Yes. Ganito yan. Noong araw, napakahigpit na mga Korean sa mga adaptation na ina-adapt. Na, of course, na ina-adapt na mga Pinoy na mga Korean series. Hindi pwedeng magbago. Baguhin, or kung may babaguhin man, very minimal lang. Pero ngayon kasi, na-observe ko, parang ang luwag na eh. Like for example, yun nga startup na bago yun. Itong, medyo may sa story line? Yeah, sa story. Tapos, ang nangyayari sa atin, nag-a-add din ang mga characters. Ah, may added characters. Oo, pa. Siguro para mabigyan din ng work yung mga ibang talent. Grabe mabigyan ng work. Yun talaga yung naiisip ko, ha? Siguro diba? Para medyo maibang, ha? Kaya na kailangan may character. Yun na nga. Pero kasi ako, like ako, ako lang po to, ha, na talagang into K-drama. Pag pinapanood ko na siya sa Tagalog version, pag nakita kong may nabago, bumibitaw ka na. Medyo. Yung kasi siguro naglalaro sa isip mo, nakikita mo, yung pinanood mong original. The same goes with yung kay Jody. Yung The World of the Married. Nabago din yun. Nabago Oo, rin. Maraming nababago. Ako pa naman, special sa akin yung What's Wrong na, with Secretary dahil Kim. Dahil yan ang ano mo. Yung pinakauna kong pinanood na K-drama. Kaya sorry, hindi talaga ako manonood. May ganun kasi, talaga. Ganyan ako. Kasi sobrang special sa akin yan. Kaya nga mas gusto ko na original na Pinoy na lang yung ano. Huwag na i-remake yung mga K-drama. Pero may mga magandang remake din naman. Na nung ni-remake ng Pinoy, parang nagkaroon ng ibang flavor. Kahit na sabihin natin 90% naman, kinopya. Parang may ibang... At saka syempre, hindi man natin maiwasan dahil maraming fans, si Kim at si Paolo. Yes. Kaya siguro, syempre, kahit anong proyekto at alam mong maganda yung takbo ng storya ng What's Wrong with Secretary Kim, kahit napanood mo na, posible naman na panoorin nila ulit. Ako feeling ko mag-hit to. Mag-rate to. Naramdam ako. At ang may I add, kasi nagkaroon na nga yan ng press conference, parang tinanong sila kung okay ba sa kanila yung mga work related romance. Ay, mga ganon. Pareho nilang sagot, hindi. Although, hindi sila sang-ayon. Oo, although, hindi naman daw talaga minsan maiiwasan dahil nga lagi kayong magkasama. Kung titingnan mo nga, parang mas matagal pa kayong magkasama ng office mate mo eh. Kesa ng asawa mo sa bahay. Oo, tingnan mo. Kung, lalo na ngayon, lalo na sa atin, yung traffic na parang kung 7 o'clock man yung pasok mo, parang 5 in the morning, kailangan mo nang umalis, di ba? Tsaka sa taping, matagal sila magkakasama. Lalo na. More than 12 hours. Yun na. Tapos, sabi ni Pao, parang puri-puri niya si Kim. Kumbaga, super okay daw si Kim. Except nga lang doon sa, syempre, parang may pinagdadaanan. Sabi so, niya. So, parang ganun yung sabi ni Pao. So, meaning, talagang ramdam sa set. Yung... pinagdaanan ni Kim na break wait, up. Wait, sabi mo nag-press con sila. May tinanong ba sila na kung okay, mag-jowa sila or maganda ang kanilang samaha? O may... parang walang lumabas. Kaya tingin ko, weird. Ay, kasi okay. Alam mo naman ang ano. Sino na naman? Screen. Yun na. Next na daw po. Teka lang, may add lang ako. Alam mo, nagkataka ako sa mga viewers natin eh. Bakit? Lagi nila sinasabi na ano daw, parang hindi ako maka-Kim or ayoko daw kay Kim or parang something. Hindi naman. Saan yung galing yan, mga kamarites? Not for it. Kasi magre-react talaga ako kapag hindi totoo. Parang diba? Hindi naman. Unang-una, tayo ay nagbibigay lang dito ng ating mga balita, ng ating mga nalalaman. So, hindi ko talaga makuha. Bakit? Marunong pa kasi minsan din eh. Okay, in fairness, hindi. Napagkukantuan nga natin si Kim. Kaya nga eh. Ever since mula PBB, aliw ako dyan. What else is new? Ayun na, humirit na. Diba? Okay. Okay, eto. What's wrong? What else is new? Na. What's wrong with PhD Rose Garcia? Eto, mga kamarites, nagkaroon ng...
collab si Sandara Park at si Apple the App sa kantang Too Proud. Iba yung tsura ni Sandara. Correct. Diba? Parang di ko nakilala. Ayun. Diba? In fairness naman, at may mga... Kala hate na hate yan. May dugong Pinoy. Ito, ano, adopted Pinoy. Parang, may dugong Pinoy, pusong Pinoy. Pusong Pinoy, yan. Oh. Nangyari yan kasi yung nung 2-in-1 pa si Sarah, ay Sandara, yung guitarist ba niya ni Sandara, yung guitarist doon, nakakolab na si Apple the App. Kaya... So kayo, medyo sabi nga niya, it took some time bago sila nagkaroon ng collab. Kaya excited sila pareho dito sa kanilang collab. In fairness naman. Kaya yun ang bago nilang mga trabaho. Di nakakatuwa naman na si Sandara, alam mo yon, alam nyo naman na sumikat talaga siya nung nag-2-in-1 siya. Sikat naman siya bago siya mag-2-in-1, pero yung sa worldwide, global scale, talaga naman, eto, she's back with a vengeance. Wow! Big word! I can't even spell the word vengeance. Yeah, revenge na lang. Mahirap pa rin. Mahirap pa rin. May ang pa din. 21! Huh? 21! 21! 21! Ah, 21. Oh, sige. Oh. Okay. Sino naman na next na balita? Ayun. Karil at TL's renewal of vows. Page D. Ang bilis! Hindi 10 years na sila. Yeah, ang bilis. Di ba nag-propose-propose pa lang tapos eto na kaagad. Nire-enlock pa yung ano. Diba? Pero parang simple lang naman pero parang napaka-heartfelt daw na naganap na renewal of vow ng dalawa. Tapos kumanta rin sila. Hindi ko lang alam yung title ng song. Actually, favorite ko yung kanta. Okay, go. Kasi galing ako Catholic favorite school. Favorite mo yan. So alam mo yan. Ano yan? Favorite ko noon. So hindi ko na maalala ngayon. Parang ano yung... Pero di, nakaka... Ang sarap pakinggan. Ano siya? Ano? It's a Catholic... song. Sample na. Nakalimutan ko na nga siya. Huwag ko nga mag-samplean dyan. Gusto mo kantahan kita? Basta ako nakikita ko lang. With a high note? I can reach the highest note. Eto na naman tayo sa mga note. Oo nga. Ano naman dapat salamatan mo natin si Annalise? Ay, talaga na. Dinet. Pero congratulations. Yael. Karil. Balita ko lang. Ang ganda na kasi pareho sila musikero. Yes. Kaya kaya nilang umawit. Enak na ba sila? Na wala, wala pa. Alam mo yun nga sabihin ko. Sinabi ko na din to nung last time na nireport natin yung kanilang planong magkaroon ng renewal of vow. No? Di ba nakakatuwa lang na kasi di ba wala pa silang anak for 10 years pero nako, kung pwede din naman lang choice yon or pwede rin naman di pa sila nabibiyayaan pero sa kabila nun nakakatuwa na yung love nila sa isa't isa yung relasyon nila bilang mag-asawa parang the more na nagiging matatag stronger di ba hindi ko sila kakilala ko si Karil. Si Karil na nakikita ko siya dati nung nasa radio station pa ako. Kahit naman si Yael, pag nakikita ko sila, si Karil parang very finesse. Tapos itong si Yael, alam mo na siyempre, banda, medyo parang rough guy, ganyan. Pero makikita mo, swak sila sa isa't isa. Kahit parang feeling natin ay magkaiba sila ng personalidad. Diba? So hindi mo talaga masasabi kasi may mga ibang couple na match made in heaven ang drama pero hindi rin nagtatagal. Pero ito, in fairness naman. Ang dami. Oo. Ito, diba? Baby na. Ayaw na. Baby. Nasa kanila na yan. Hindi dapat gawin na nila. Gawa na. Kung... Di yata marunong. Ay, grabe. Siyempre, siguro kung ano ipagkakaloob ni Lord. Turuan mo nga. Bilang yun yung pinag-uusapan nyo kanina ni Robert. Ay, pinag-uusapan nila ang paggawa ng baby? Kanina. Ay, grabe na. Pag-enter frame ko dito, yun ang usapan nila. Kilig na kilig naman si Sean. Kailang ka pa din naging interesado sa paggawa ng baby. Tingin ko magkakaroon na tayo ng isa pang show na gano'n naman ang topic. Marites, baby! OMG! Bata-bata ba? Marites, paano ka ginawa? Okay. Gusto mo yun? Pinoproblema niyo ang paggawa ng baby. Pasalamatan naman natin ang mga live viewers natin dahil 1,000 na ang ating live viewers. Salamat naman. Thank you. Alam niyo, thank you po sa inyo dahil lagi niyo kami tinasamahan tuwing live. Korachi. Ayan. O, dyan. O, magbati tayo. Ayun! O, teka lang. Alam mo, bongga talaga itong pinsan ko na ito eh. Nose niya. Diba? Hindi mo alam ang title ng favorite song mo noon. Ano? Nose na nose ng pinsan ko na si Irene. Ano title? Sabi niya, nasa na? Anime Christie.
Anima. Anima. Anima, yun. Ba't nga naman naging anime? Anima, yeah. Ay, give me the first note. Pasensya na. Hindi ko nababasa. Ayun, anima nga. Anima Christie. Oo, oh, give me the first note. Malaka, makakanta ko yan. Ako ba ang magbibigay? Secret. Ano? Kaya mo yan, Crazy. Hindi, alam ni Crazy. Baka K-pop eh. Ano nga yung t-shirt? Ano yung ano niya? Sweatshirt? Di ba K-pop yan? Oh. And hypen. Oh, in oh, fairness. Eto oh. Na. Sabi naman ni Mary Jane Cato tungkol sa ano, Cartier na what? Oh. Bilang nasa Paris ako, di po pinopronounce ang letter R. Oh. Kaya nga Cartier. Kaya Cartier. Cartier ang pronounce ko. Oh, Cartier. Cartier. So yun. Diyos mo na. Talaga nagkaano tayo sa... Kaya nga, sino nagbigay ng Cartier? Si Gerald. Hindi ko na magkakaroon na ako na... Cherry na. Ay, kakaririn mo na magpapronounce ang Cartier. Ako, pero gusto ko Panerai. Panerai! Okay, Ano na, ano? Eto na, si Chi. Anima nga, hindi anime. Sino nag... Sa Alma Forte na Certified Marites. Ano yun? Hello kay Alma Forte. Hello. Oo, Certified Marites natin yan. Ang Forte niya ay manood ng Marites University. Teka lang. Naaliw ako. Dahil dito sa kanta na kinanta ni Nakaril at siya ay siya. Nakita ko pa. Sino si Shasha? Ang kumanta? Si Sean. Dahil dito kinanta ni Karil at saka ni Yael. At pinag-didiscussion na natin itong title ng kanta. Ang dami ng comment dito. Ano? Iba rin daw ang title? Baka maging religious. Religious. Nako. Baka maging Sunday mass na tayo. Dinjuan. Nako. Ano talaga ako? Sabi ni Marnsky, from all the evil that surrounds me, defend me. Anima Christie. And from all the evils that from all the evil that surrounds me, protect me. Defend me ba? Hindi protect? Sabi naman ng pinsang ko. Evil kasi. Sabi naman ng pinsang ko, soul of Christ, sanctify me. Nako, sabi ni Nery. Body of Christ. Nako, nag-message sa akin si ano, Nery Almo. Kaloka raw ako, anime Christie. Pasensya na kasi nga. Binabasa ko talaga nito. Diyos ko, yung problema yung kanta. Wala na nga rito yung picture. Nasuot ko yung salamin. Hindi ko talaga mabasa mabuti to. Ano kaya nagtatanggal ako? Teka muna. Kasi yung mga sumunod na mga comment. Bakit hindi ko nakikita yan? Nasa part yan? Teka. Wala ka. Ito na, Seiko Wallet. Ang wallet na maswerte. Sabi ni She Queen B. Sabi naman ni Irene M. Oh, yeah. Sabi ng pizza, yeah. Soul of Christ, sanctify me. Oh, yun. Body of Christ. Alam nga niya Gracie eh. Sabi, ito silagdagan pa. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Oo, yan yung ano niya. Kasi nung grade school ako, galing ako ng all-boys school na Catholic. So alam ko yung song. Hindi ko alam yung title. Pero nung Anima Christie, naalala ko na. Malamang alam dito ng Junakis ko. So, sayang ko lang siya, no? Lonnie Desmith. Hello to the three solid Marites. Diba? Good vibes always. Ayan. Si Nancy Topacio. Napaka-balance nyo sa pagre-report. Wow, thank you naman po. Sino pa? Ewan ko na, hindi ko na alam. Nahihilo na ako. Pero di ako. Ang liit. Alam mo, Sean, ayusin mo itong font ng phone ko. Oo, grabe ka. Kailangan ko mag-overnight sa house para maayos mo to. O, last na to. Batiin natin. Binati mo ba to din? Birthday eh, ni Aluk TV. Hindi. Hi po, pabati naman po ng happy 83rd birthday sa tita kong si Marley Reyes Escares ng Mercedes Camarines Norte. Love you, Mama Lee. CE, Mr. Fu regards daw po, sabi ng Pasha family. Hello naman sa Pasha family. Go. Salamat kay Roxy Petzold na nagpahaba, nagpakulay ng... Ano ito? Ano ba? Euro. Wow! Siya ulit? Yung ba nagpakulay na siya kanina? 49? Parang kanina si Roxy. May Roxy tayong iba pa yon. Pero si Roxy Petzold. Ayan, maraming salamat, nagpakulay siya ng 3.49 euros. Okay. Okay, ito. Bali-bali na. Go.
alam pasensya nyo. Pasensya na po, Marites, baby. Yes. Alam mo, linawin natin na, kasi may kanababasa ko, di ba, naka-live tayo ngayon. Siyempre, after ng live, nandun na yon, di ba? Naka-post na. May mga ibang parang, dahil hindi na nila nababasa eh, dahil hindi na nga live, yung mga comment, parang nagre-react sila na... Ba't nawala yung mga comments? De, saka puro daw tayo bate sa mga ano. Kasi nga po, during live, syempre, we entertain naman yung mga nakikipag-interacting sa atin. Yung po nagbibigay lang talaga kami ng shots. Although, hindi namin talaga nababasa lahat sa dami. Sa dami. No? Kaya medyo random kami nga namimili. Ayan. Ayan po. Okay, Dean. Okay, eto. Max Collins, kinabog si Michelle D sa bench rampahan. Bakit maganda naman si ano, Michelle D din? Bakit may ano pa tama yung... Dalawa yan si Celeste Cortez. Si ganyan, may ano rin, may takip. Diba? May gano'n, may shibum-shibum. Di ba alam mo yung shibum? Oo, alam ko. Hindi ko alam. Shibum-shibum. Oh, yeah. Alam nyo, bago-bago talaga kayo. Grabe. Diba yung shibum-shibum? Merong tapis. Yun. Alam mo yung shibum-shibum? Of course. Sino si shibum-shibum? Si Rachel Lobato. Siyempre. Alam niya. Hindi, ako sinasabi kasi nila, si Michelle D. daw, tsaka si Celeste Cortez, si may tapis, may shibum-shibum. Si Max Collins daw. Di ba walang tako to? Tapis. Halos kita na yung pising ng langit niya. Actually, medyo kita na nga. Di ba? Tsaka yung... Aya. Hindi naman ako makikita, di ba? Hindi naman ako... Ayan! Dapat kasi pinapakita raw yung mga pictures na tinuturo. Kaya siyempre, di ba, di ba, magulat, di ba, may anak na to, samantalan to, walang takot. Ay, napaka-sexy naman talaga yun, ma. May Max Collins, diba? Siguro kung hindi siya nag-asawa aga, bagay pwede na ngayon na may asawa sa Miss Universe, pero kung nung bago siya mag-asawa at sumali to, may chance to. Ayaw niya. Pero ilang beses, siya sumali, di ba? Ilang beses ko tinanong, ilang beses ko sinugurado, talaga ba? Ayaw mo ba talaga? Ayaw niya. Even before na si Megan Young ay tumali at nanalo. Dahil si Max, distant relative ni Megan. Talaga. In fairness, beauty di queen material. Mo, Diyos ko, anong nasabi mo? Ha? Talaga, sure ano po. Si Max? Pwede. Ano siya? Game talaga siya. Talagang, kumbaga... Alam mo naman ako, may pagka-tomboy. Gusto niyang ma-inspire yung mga kababaihan din. Lalo na yung may mga anak na. Yeah. Oo, sige na. Ano? Ilan ba anak niya? Isa, di ba? Oo. With Pancho. Oo, Pancho Magno. Pancho Magno. Yes. Alam mo, naisip ako isang Pancho, pero wale na. Lolo na yun, tsaka wala na. Nasyokot ako. Nasyokot din ako. Meron ding yung sa lalaki naman, si Bruce Roland lang, yung Sparkle. Yung talaga matapang. Naka-shorts naman na parang diving shorts. Pero yung katawan, talaga pinakita. Pero alam mo nung dati... Gusto ko si Dina, updated siya ngayon sa ano. Ito yung tingin ako sa Sparkle. Nakita ko nga yung mga contribution niya, puro mga fashion show. Bench fashion diba? Show. Diba? Kailan tayong kailangan. Love na love ka na ni Heart Evangelista dahil dyan. Hindi ako na... Bakit naman? May item tayo kay Heart mamaya. Yeah. But anyway, hindi ako natatandaan ko, nagko-cover ako ng mga bench fashion show sa Araneta Coliseum pa yan. Para every 2 years. Diba? Yung mga time... Yeah. Ngayon lang uli yata. Hindi ko sa BGC. Ang dating mga talagang mapangahas. Yes. Si Jake Cuenca. Naman, always. Yan, always. Wendell Ramos. Wendell Ramos. Si, minsan si Jomari Iliana. Kasi siya yung minsan... Kasi siya na yung parang pumalit kay Goma noon eh. Dahil si Richard Gomez, medyo may edad na noon. Pero rumarampa pa rin. Pero very special. Pero si Wendell talaga. Si Wendell tsaka si Jake Wendell. Pero nakakamiss nga yun. Yung mga dating talagang big event yan. Araneta, Eto Moa. Oo, kasi ito. Mawari na pala, sorry. Ito kasi maliit na venue na lang. Saan ba to? BGC. Ah, BGC. Dito sa BGC. Ah, doon sa office nila. Ay, doon sa... Bench Tower. Yung dati Araneta pa yan. Tapos may pwesto yung mga kukuha. Gitnang-gitna. Kasi mga cameraman. Ay, tumatabi talaga ako sa cameraman ko para diba? Makita ko yung mga keme. Hindi, nakakamiss talaga. Dati noon, open na open din sa mga... Hindi naman open na open. Invitational pa rin. Media. Tsaka sobrang daming tao niya sa Araneta. Ayun ang mga nakakamiss. Sure lagi ka nandun. Correct. Doon ko unang nakita si Enchong D. Doon pa lang na-realize ko mahal ko na siya. Ay. Promise. Ay, grabe. Halika na.
tumatagal daw tayo. Nagagalit na naman sila. Lagi na tayo pinapagalitan. Kaya mabot tayo ng 2 hours. Oh, eh, 1,100 live viewers na tayo. 1.2 live viewers na! Bigla nag 1.2, oh! Ang bilis! Thank you po! Balita na tayo mga Maritesya. Ito, Catherine Bernardo at Bianco Umali. Ayan, pinagkumpara. Nagkukumpara sa naging Benz fashion show. Totoo naman. Nakakaloka talaga tong mga netizens or mga fan. Kasi... Ah, ganyan pala suot. Iba yung nakita ko. Parang nakadress siya. Yan, yan ang suot niya. Yan suot niya. Ah, okay. Parang ano, yung pantulog na ano. Sinulat ko yan. Kaya babasahin ko na lang yung sinulat. So parang may bikini sa loob na suot si Bianca Umali. Pwede niyang pero kasi, ang bongga dyan, bukod sa kanilang mga pinakitang abs, o ba? May abs sila talaga. Correct. Yung kanilang pagrampa. Unang-una si Catherine. Alam mo si Catherine, dahil nga may DJ pa, may Daniel Padilla pa, parang natatandaan ko yung mga nakaraang mga underwear show pa, di ba? Ng Benz. Lagi silang itinerary magkasama. Magkasama, oo. Tsaka balot. Tsaka balot, totoo. Pero ngayon, although... Hindi naman siya masasabing... Hindi kasi, ano, ganito yan eh. Kasi si Catherine Bernardo, may image talaga siya na paano ba? Very wholesome. Wholesome, kaya kahit magganyan siya, na magpakita ng abs, parang class pa rin yung dating. Yeah, hindi, ano, agree naman ako dyan. In fairness naman. Pero marami siyempreng nagugulat, pero natutuwa dun sa change na nangyayari sa kanya ngayon. Kumbaga, parang si Catherine kasi ine-embrace niya ngayon yung mga possible na pwede pa pala niyang gawin, pwede pala niyang i-discover pa sa sarili niya. Tsaka versatile naman si Catherine, kaya... That's true. Tsaka, in fairness, maganda. Actually, silang dalawa maganda sila. Yeah, eh, ito, maganda si Bianca kasi, yung pagrampa niya, ano eh, may style. Parang ang nagda-dance sa pagrampa. Nakita ko yung video niya eh. Ang nakita ko lang, sorry, yung kay Catherine. Hindi ko nga nakita na ganyan yung suot niya. Paandar, paandar nga yung ano eh, pasabog yung pagkakarampa ni Bianca. Aside sa talagang sexy. Dahil talagang ano din to eh, sobrang... Ito talaga noon nag-medyo sexy na talaga. Oh, diba? Alam ko nag-gym. Tsaka nag-swimsuit na noon pa. Yes. Si Catherine kasi hindi masyado. Ngayon pa lang. Kaya doon sa part na yon talagang parang wow, mapapawaw ka. Pero eto na nga. Wow. May mga, kasi sinasabi, Catherine Slay, the fashion show. Tapos may nagsabi din na si Bianca raw ang ano, ang napansin, ang pasabog. O di syempre, medyo ang mga ilang fans nila, yun yung mga, yun na, sabi ng mga comment. Sabi, eto, Catherine B is the brand. Ang OA naman ni Bianca. May ganong comment. Sabi naman nung isa, sikat lang si Catherine, pero from head to toe, maganda si Bianca. Sana wag kayong syunga. Kakaloka! Mga ganyang comment. I'm sure naman tong dalawang to, walang issue sa kanilang dalawa. Ayun na nga. Kaya sabi ko, di ba pwede maging happy na lang for the two of them? At saka hindi, ako, magkaiba ang beauty nila. True. Magkaiba ang beauty. Ito talaga, ano eh, paano ba? Pinay na Pinay. Native. Tsaka maganda ang kula. Ano, pantay na pantay ang kulay, ganyan. Ito, medyo may pagka-mestise, di ba? Totoo naman, napakaganda naman talaga. Maganda naman ang mukha ni Bianca, tsaka ni Catherine. Pero yun, pagka ganyan talaga ang mga artista, kanya-kanyang paandar yan. Correct. Kasi kailangan mo magpaandar para mapansin ka talaga. Tsaka, ito, pero wala sa ugali nila yung ugali ng ibang artista, yung ano, yung tinitingnan niyo kung anong sinusuot ng isa. Or pinapapalitan, kagaya ng blind item ko last time. I don't think ganun sila. Parang wala lang sa kanila yun, di ba? Kaya, happy tayo for Catherine. Happy-happy na lang. Correct. Yun lang. Okay, next! Next time, next! Ay, ano ba yan? Grabe sa pagkakasigaw. Daniel para Padilla. Next na, 9:45 na. Ang tig na. Oh. Daniel Padilla sa bagong bukas na business sa Vietnam. Dubai. Gusto may meron na ako ngayon, check. Correction, check ko na kung ano yung tapos. Ayun nga, nag-open na si Daniel ng kanyang
business sa Dubai. Itang parang ano siya, grill restaurant, grill house ganon. Parang ano siya, one of the investors, one of the owners. Yes, one of the investor, ganon na nga. So, bongga, di ba? Kaya sinasabi na ano daw 'yung sinasabi niya na ano, na wala nang pera si Daniel. Uh-oh. Na nagbebenta kasi wala na. Tsaka dinumog siya diyan. Nakita ko 'yung video na maraming mga nagpapa-autograph, pic, autograph ang luma. Pero picture, selfie, photo. Pero may nagpapa-autograph. Meron pa rin 'yung flyer daw nung nung restaurant. Joke lang. Yeah, tsaka ang daming Pilipino sa Dubai. Naman, sobra. Pero alam mo, ito napanasin ko. Tapos after niyan, mukhang dumiretso si Daniel ng Vietnam. Ulit. O di ba siya galing Vietnam? Parang galing atang Vietnam, tapos fly to Dubai o pabalik? Ewan ko lang, baka late lang tumakas niya. Pwede rin. Pwede DJ, ano? Close. Ayan na. Hindi kami close, ano? Pero alam mo, ang nakita ko sa... Si Carla, close mo. Sino? Carla. Ay, BFF sila. Ah, ni Carla. At least. Kasi, alam mo na, Rose. Dahil? Carla A. Carla Abelliana. Ano, Carla? Carla Abelliana, yung tinatabi niya. Estrada, nanay ni DJ. Ay, ano hindi ka kami ba? Close. Hindi kayo close. Bakit kayo naging close si Carla Abelliana? Kasi. Oh, yun na. Anyway. Patapusin niyo muna ako sa chika na ito. Ay, hindi ko kakalimutan na isusulat kaya Carla A. Hindi, ang nakita ko sa mga, although syempre nga, posting yun eh. Usually naman sa social media ang pinopost natin kung ano yung maganda, kung ano yung okay. Pero base sa mga post ni DJ, ang nakikita ko sa kanya ngayon, kung si Catherine, nakikita natin na natutuwa tayo na parang dinidiscover niya yung mga pwede pa niyang magawa, pwede pa niyang ipakita. Parang si Daniel naman, parang tingin ko lang ha, nasa stage siya ng buhay niya na ayan nga, nag-into business, then nag-e-enjoy sa Vietnam, diba? Na parang, yung siguro ngayon naman niya yung ine-enjoy naman niya, yung ibang side, or yung ibang part ng buhay niya na hindi niya nagagawa noon. Pwede naman. Tsaka hindi, okay naman din magdegosyo, at least may investment siya, di ba? Tapos kasi natuwa talaga ako sa mga pictures niya sa Vietnam . Parang ano lang, parang hindi celebrity. Di ba sa Vietnam naman, alam mo? Parang one of the local. Diba, na chika na meron siyang pinupuntahan girl doon? Yes, pero dininay ni girl. Nahanap din si girl. Hindi namin nahanap. Close kayo ng girl. Close kami ng girl. Nagbataan din ba yung girl? Tapos nagpunta ng Vietnam? Taga Saigon! Taga Saigon ba? Miss Saigon? Ano to? Ay, ni Kim ng Miss Saigon! Yun na. Nako! May ticket ka ba? Wala nga akong ticket. Gusto ko Leia Salonga pa rin eh. Ito, balik naman tayo. Sa Milby at Katrona Gray, lumalabas pa rin magkasama, Mr. Fu. Correct. O diba, eto, pagkatapos maglabas ng statement ng Cornerstone na sinasabi may pinagdadaanan sila, lagi naman na, actually hindi naman sila yung nagpo-post. So nagpo-post palagi si John Prats. So may mga labas sila, may mga laro sila, na makikita mo na happy together. Actually, apat sila kadalasan sa photo. Si John Prats, kasama si Isabel Oli na asawa niya. Tapos merong Samuel B. doon, tsaka Catriona. Ayan, at may Catriona Gray. Oh. Mukha naman silang happy. Tsaka parang ang dating ng photo, para pa rin silang couple. So parang ano ba, nagkabalikan ba, friends? Hindi, parang hindi sila magkahawak kami. Sa iba nakahawak? Mm-hmm. Ah, wala naman, oh. Hindi hawak nila yung ano. Raketa. Kung ano man niya. So, di ba, parang, di ba, kung hindi sila okay, ang kahit na magkakasama sila, siyempre, hihiwalayan, gigitnaan nila yung mag-asawa. May pelikula ba? May pelikula. Hindi. Wala. Di ba, kung totoo man, at sinasabing, kesyo, may pinagdadaan ng problema, pero okay pa rin daw sila, nagkakasama, nagkakausap, sabi. Siguro talaga, yung kasal, yung well, di ba yun na sinasabi, hindi tuloy yung kasal. So most probably, hindi nga tuloy yung kasal. Nag-decide silang dalawa na hindi tuloy yung kasal. Sinabi na ba nilang hindi na talaga tuloy? Wala pa naman, ay, sorry, diba? Pero yun yung chika ko. Na hindi tuloy. Sorry pala, tuloy pala dapat. Parang wala pa namang confirmation na hindi tuloy. Ayon tuloy pa rin. Ayon sa hindi ko mapagkakatiwala ang source. Pare ko lang. Parang ang sabi lang, ayun nga, may inaayos, may...
may konting may pinagdadaanan. Nako, eh kasi... Kasi wala pa rin namang confirmation kung sila ay break na or... Ayun nga, parang meron lang mga something-something sa relasyon. Huwag niyo i-check yung IG ko kasi yung mga kasama ko dahil yun yung mga nag-splock sa akin. Pero baka din naman. Baka din naman totoo. Charriego, isang palo. Grabe, hindi talaga mapigilan. Eh kasi nga, bukelia. Yun lang naman yung chinika sa akin, pero hindi po yun confirm. Huwag niyo po ako ikot. Yun lang ang balita na hindi daw tuloy. Eh baka di naman nga, totoo pala yung chika na yun, pero hindi pa lang nila. Naku, i-delete ko yung photos namin! Sana, baka sabihin niyo, yun nag-splook sa akin. Eh kasi lang, Diyos ko, lumabas pa rin magkasama, nadagdagan mo na yung balita. Nawala ako sa sarili ko kasi kala ko nasa sala lang tayo. Nasa sala naman talaga tayo. Oo nga. Kala ko hindi tayo naka-on-cam. Oh, anyway. Hindi po yung confirm. Okay, mga maritin. Ang susunod pong nating chika ay ating Chika of the Week brought to you by Amigo Segurado! Mahalaga na nararamdaman ang inyong aruga. Kaya kahit sa ang panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Segurado para tulungan ka na ihatid ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin po ninyo ang promo code na PILCHIKA sa inyong Shopee at Lazada cards para makuha nyo ang discount sa ating mga Amigo products. Yes, mga kamarites, i-check out nyo na po ang Amigo sa inyong shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. So, eto na mga kamarites, sa ating Chick of the Week, Bea Alonso at Dominic Roque. Nagkabalikan na nga ba, Mr. Fu? Ako ba yan? Si Rose yan? Kaya Rose ba yan? Pero para mas gusto ko pag-usapan si Dom lang. Dom lang kasi crush ko yan. Yun na nga. Bakit ba ang ingay-ingay? Ay hindi, actually ganito eh. Yan, wala nung mali yan ha. Tingnan nyo ha, nung una na pabalita na hiwalay na, ang ingay, di ba? Ang bilis-bilis nilang nagsabi na goodbye na. Goodbye ay, na. Ay, wala na. Na. Oh, hiwalay wala na. Na. Oh. Tapos na hindi natuloy yung wedding. Correct. Diba? But after that, hindi pa rin natigil yung mga alingas nga. Na di umano si Dominic ay patuloy pa rin na sinusuyo. Oh, sinusuyo. Nagpa-pursue kay Bea. Pero wala na silang sinasabi. Wala na, di ba? Tapos recently, kesyo, si Bea daw nakita na suot muli yung kanyang engagement ring. So, chinek ko naman, sabi ko saan ba? Ads daw eh, sa parang post na ads ni Bea. Eh baka naman luma na. Ayun na nga, chinek ko ngayon yung IG ni Bea. Although hindi ako sure kung ito ba kasi tiningnan ko. Investigadora. Oo, ganun talaga, di ba? Tingnan ko, may suot. Tingnan nyo ang IG niya. May suot ba siyang engagement ring? Meron nga ba? Meron yan, di ba? Oo, eto, meron. Ayun, sabi ko nga, meron. May suot siyang ring. Pero ito ba yung... Kasi hindi ko naman, Day. Hindi ko naman tanda kung ano ba talaga yung engagement ring. Ano di ba? Saka yung mga sing-sing eh, para sa akin. Minsan pare-pareho. Oo, tsaka hindi ko rin alam po ng insura ng engagement ring sa wedding ring at dun sa mga band ring at kung ano or, mga... Or ano, ring, or simpleng ring. Di ba? Kasi pag diamond ring naman yan. Oh. Anyway, so, may suot nga si Bea. Pero... yung ganitong pictorial shoot, kung ito yun ah, kung ito yung sinasabi nila na nakitang suot uli ni Bea, pwede kasing dati na to. Correct. Na ngayon lumang lang, shoot na. Yes, na ngayon lang siya inalaw na. Ilabas. Na i-post. Oo. Yaka diba, meron din chika, diba sabi mo nga, mabilis yung pag-amin ng hiwalay, na hindi tuloy ang kasal. Yung pakikipagbalikan, ang daming alingas-ngas. Kaya nga, wala nga. E, tas wala silang quiet. Pero kasi diba lumalabas sa chika na si Dom nga daw yung nag-e-effort. Pero marami daw nakapaligid daw kay Bea, na nagsasabi na wana. Yung parang ini-influensya. Di ba parang lumalabas yan sa mga group chat sa showbiz na parang maraming mga humahanas kay Bea na wana. Dead man na. Wag na si Dom. Chuchu. Pero si Dom naman daw ang umi-effort. Yun nga. So parang sa nangyayari ngayon,
parang tahimik yung kampo rin ni Bea. Mm. O eto na, kanina pang umaga, minessage ko na yung manager ni Bea, si Tita Shirley. Sabi ko, Tita, sorry ha, ask ko to. Oh. Sabi ko, ano po ba yung totoo? Nagkabali ka na po ba talaga ang Bea Dom? Oh. Sabi ko, para alam ko rin yung ire-report ko. Nako, usually si Tita Shirley, ang bilis sumagot niyan. Pero this time, wa reply. So, ang tinitingnan ko naman to, baka hindi pa... Baka meron pa silang time table kung kailan magsasalita, kung totoong nagkabalikan, o kung totoong wala na talaga. O talagang wala naman nangyayari pala. O wala talagang ganon. Mga kakahaka lang pala tong lahat na to. Nagkakanya-kanya na pala sila na matagal na, tapos tayo affected pa. Correct. Tinanong ko din yung alam kong isa sa pwedeng may connect sa dalawa. Hmm. Or more on kay Bea. Kung ano ba yung nalalaman, kung meron ba siyang hint na nagkabalikan ba o hindi. Ang sagot din sa akin, alam mo talagang wala rin kaming idea. Kanya-kabuana talaga. Kaya nga, sabi niya wala rin kaming idea kasi hindi rin daw nagkukwento o nagkasalita. So, kumbaga, parang ano ba talaga to? Meron ba? Haka-haka lang ba to? Kuro-kuro lang ba ng mga kung sinek-sinek? Gusto lang talaga nila na magkabalikan. Magkabalikan din, yes. Well, sa photo nito, magkamukha sila, ha? Di ba pa sabi na pag magkamukha daw? Nagkakatuluyan. Totoo ba yun, Dinju? Oy, me! Talaga. Oh. Tsaka yung parang sa tagal daw na magkasama, kahit nung nag-start sila, hindi sila magkamukha. Parang yun ang kasabihin ko. Nagiging magkamukha na. Alam nyo, tingnan nyo, di ba minsan pag nag-adapt ka ng bata, dahil, ewan din, pansinin nyo, parang habang tumatagal, nagiging kamukha. Nagiging kamukha na. Tsaka sa mag-asawa ka, parang nagiging magkamukha. Ay, nako. Anyway, baka maging singkit ka din. Isa yan sa mga developing story na ating aabangan talaga. Correct. Kailangan may... Di kaya binalak ka ni Miss Shirley? Charot lang. Di siguro. Tita. Sabi niya, ang kulit naman ni Ru. Kayo ko lang kinulit, ha? Baka binalak ka na pala. Binalak ka na pala. May issue. Nako, kaya mo lang sila dyan. Okay. What the hell? Hindi mo naman siya. Chika tayo na chika. Wala siyang contribution. Ito tayo na sa Bea Dom. What? Ba? Kung sa barko, may lumulubog na barko, sino isa-save mo? Wala. Si Bea o si Dom? Wala. Carla Villana o Carla Estrada? Carla Villana. Nai-intriga si Mr. Bakit? Teka, kinukunik ko. Teka lang. Ray P.J. Abellana, Carla Abellana, Delia Rason. Yun naman ang pwede mga connect-connect. Tom Rodriguez. Alaga ko natin si P.J. Akala ko si Delia Rason. Napanahonan ko. Hindi kami close. Ito si Heidi Bautista, may $99.99, di ba? Yan ba talaga? Hindi, may iba pa eh. Kaya siya close kay Carla Abellana. Ako, tanong mo kay Rosa. Ako, mamaya may message kita bilang alas stress ka na natutulong. Ito, meron nagre-request. Tapos nagpakuli kasi si Dennis Diane de la Torre ng 249. For all I care. Namimiss na nila yung mga ganyan mong hirit. Diba? Tsaka si Heidi Bautista, $19.99. Thank you, Heidi. Heidi ba? Tama. Yun. Okay. At least close to si Debbie. Agree ako kay Dinjun na wala pa kay Bea Dom. Ano ko si... Okay. Ito mga kamaritesa, ang mga ating amigo sigurado brought to you, ating Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Okay, kulang pa ba ang mga pabaon naming chika para sa inyo? Pwes, we got you! Simula ngayon, pwedeng-pwede na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel bilang mga certified marites. Magkakaroon kayo ng access sa aming mga badges at emoji for as low as 99 pesos lang. O kung gusto niyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwedeng-pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo mga kamarites? Mag-avail na kayo! Bongga! I love it! Abel na! At hinayaan natin siya.
Yung hinayaan natin si Rose mawala ng oxygen sa binabasa niya. Dead mo talaga tayo. Naiintindihan ko kayo dahil hindi niyo mabasa ang inyong mga ano. Pero nung pagtapos niya, bongga! Plastic din tayo minsan. Oh, oh. Eh, oh. Alamang dagat na plastic. Lumalabas ang pagiging showbiz niyo, dahil. Kaya pala yung halaman dito, plastic, bagay sa atin. Oh, ano na? Ito na, relasyong Senator Win Gatchalian at Bianca Manalo, going strong, tuloy ang kasal. Oh, diba? Alam niyo naman na involved si Bianca Manalo dun sa Rob Gomez, Erlyn Budol, Kemerut, diba? Tapos naging tahimik, nagpunta ng abroad, hindi, tapos sinabi, nagbigay ng statement at sinabi na hindi totoo, period. So syempre ngayon, si Senator Win Gatchalian, kapag pupunta sa mga event, hindi maiwasan na, lalo na kapag may showbiz reporter dun, tatanungin siya. Hindi naman siya ang lagi lang niya sinasabi na napag-uusapan ng kasal pero wala pang date. Yun lang ang sinasabi. Pero tuloy. Yun ang sinasabi. Tapos, anong comment niya doon sa mga nagkakalat ng chismis na naging hindi naging tapat o loyal sa kanya si Bianca. Ang lagi lang sinasabi parang kinakalat lang yan ng mga Marites. Ay, tayo ba? Tayo pala. Tayo ba nagsimula na? Tayo pala. So, in short, so, ano siya, parang hindi nga lang sinabi kung, kasi tinanong din kung ngayon ba ang taon ng kasal. Basta wala pa, basta, puro ganun lang. Pero at least, hindi niya sinasabi, hindi nawala. Nawala or no comment. Kasi minsan pag sinabi no comment, parang dituloy or parang ayaw na nila sa isa't isa. O hindi na siya, hindi na niya mahal si Bianca. So apparently, mukha naman tuloy. Wow, big word. Apparently, na hindi ko rin alam, spell to double P o single P. Or double R. Or double L. R Y ba o I E? Nakakainis yung I E. Apparently. Apparently. Hindi, yun nga. So, maging happy naman tayo, diba? Sa mga relasyong going strong. Okay. Okay, ang bagong kasal. Going strong din tayo dahil we already have 1.4 live viewers. Oh, salamat naman po. Oh. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, hit that subscribe button. At syempre yung notification bell po para sa walang hintong chikahan, hindi kayo mahuhuli. Okay, mga Martes, ito sunog naman natin ng alindog ni Sara Labati. Pinatakam ang millions followers niya at netizens. Meron yung ano, nakatupis siya. Ayaw, maraming nakatupis. Nagulat ako sa picture. Yan ba yun? Ayan! Iba o. Ayan naman pala. At is hindi kita yung pisingin ng langit. Oo, tsaka ito. Pisingin ng puwet ang kita. Oh my goodness! Natataranta sila sa pisingin ng langit. Ano ba? Tsaka ang taray ng... Ang luma rin naman ng pisingin ng langit. Luma na yun, di ba? Oo, luma na yun. Parang lundagin mo, baby. Alam mo, panahon pa yata yun yung mga chika-chika magazine. Naku, baka mas matanda pa. Dahil dyan. Dahil dyan. Magkaroon tayo ng Marites University, The Pisingin ng Langit Edition. Eh, kung magulat ko, sabihin kong hiwa, di ba? Hoy, grabe kayo, ah! Enough! Oh, enough mo! Natatanggal tuloy yung ano ni Rose. Natatanggal to nga. Ano ko, yung false eyelashes ba yan? Kumbaga, parang Happy Women's Day niya lang ang anong caption niya dyan sa kanyang post niya. Pero at least, di ba? At least, ano yan, inspirasyon yan sa mga babaeng may anak na, katulad yan, dalawa maraming, na anak. Maraming ano, kumbaga, yan, be strong, kaya yan talaga yung... Tsaka ito siya, meron siyang parang, hindi ko add ko kung advocacy niya ito, yung hindi inaalis yung stretch marks. Oo, hindi tinatago. Kasi hindi niya tinatago, tsaka hindi niya fini-filter. Although naka black and white yung isa, but ito, yung frontal, ano niya, pose. Diba? Hindi niya ikinakahiya dahil yung scars na yan, kumbaga, representasyon niya ng kanyang panganganak at ang pagiging babae. Ina. At pagiging dalawa, ina. Dalawa. Pero there was a time na hindi niya yan pinapakita. Kasi siyempre, ando siguro natatago. Takot siya, baka... Mabasya or malalit siya, diba? Or pagalitan. Pero, alam mo, hirap din naman na forever yung tatago. Eh, totoo, tama ka. Bahagi yan ng paghihirap. Ng isang nanay. Isang ina, no? Tsaka, eto ba naman, na dalawa na ang anak, kung ganyan naman ka-flat ang tiyan. Kaya ka. Diba? At ka-sexy. Oh. After ganda. All, sabi nga nila, when you have it, flaunt it. Oh. So flaunt it. Flaunt, diba? I-flaunt ang pisngi ng langit.
Wala ito, pisingin ng puwet lang pinakita. Or... Eh, dito rin lang. Ah, wala, wala. Masyado. Diba? Pag puwet, ano? Anong tawag? Pisingin ng puwet. Pisingin. Ah, walang ibang translation. Wala, wala. Ay, that's unfair. What? Bakit yung harap, langit ang tawag? Yung puwet, puwet? Puwet is puwet? Di ba pwedeng pisingin ng bundok? May pisngi ba ang bundok? Bagay ang langit ba? May bakit? Pisngi? Nakita niyo na ba yung pisngi ng langit? Ay naku, napag-usapan niyo ang pisngi na yan. Oh, ano sa'yo lang? Sabi ni Yanni, ano daw nangyayari? Ah, oo nga. Ayaw daw niya na mga pisngi. Yung series niya pala, yung lumot ka sa lupa, di ba Rudy Fernandez ang bida doon? Oh. Ang bida ngayon doon, si Kiko Estrada. Remake? Ay, na-remake ba yun? Oo, TV sino ang, yun eh. TV, sino? Viva TV. Aviva TV, sorry, sino original si The Boy? The Boy. Tapos sino ang leading, sino leading lady? Sino ba, ano, hindi man si, ano, Lorna Tolentino ba yun? Hindi ka bisado eh. Ah, oo. Mamaya may mag-comment. Oo, oh, diba? Baka i-provide nila. Lumuhod ka sa lupa. Lumuhod ka sa lupa. Pwera pa yung, ano, bukas luluhod ang mga tala. Iba yun. Iba naman yun. Sharon Tuneta yun. Okay, next po. Eh yung alam luhod. Nyo, eh yung itong luhod. Ano natin na to, itong episode natin na to, siguro mga 20 times na tayong nilataga ng next po. Oh, diba? Oh, mga maldita rin to mga to. Diyos ko. Alam mo, minsan habang tumatagal, napapasin ko may ugali. Oh. It's getting into us. You're getting into our nerves. I cannot talaga. I cannot. Lalo na itong ano to, crazy na to. Hey, bilisan nyo para makabati pa tayo. Rika Peraleo. Hindi niya mapronounce yung Cartier. Galit na galit siya. Nakikita ko. Crazy. Dami-dami issue ngayon. Cringy daw. Ano ba yung Cartier? Sabi niya. Eh, wala kami nun eh. Oo nga. Grabe. Anyway. Say ko lang. Say ko sana, luma-luma. Say ko sana. Ay, Claudine yun. Say ko sana, di ba Claudine? Bea din. Ito. Bea din ba? Rika, ito. Bago, ano, balita po. Mga Marites. Rika Peraleo. Sa passionate hater niya na pinararatangan siyang lavish living kahit asawa siya ng pastor. Ayan, nung isang araw lang to, nag-post si Rika, parang in-address na niya yung meron daw kasi siyang hater na panay comment ng comment sa kanya ng mga negative at sinasabihan siya na parang masyado siyang, ayun nga, lavish living, marangya masyado. Eh, samantalang asawa lang siya ng pastor. Atawa siya ng pastor. Baka naman may negosyo sila. Oh, nag-react na si Rika. Oh. Sabi niya, unang-una, I'm still, kahit na hindi na siya ganun ka-active, she's still a celebrity, influencer, content creator, etc. etc. So, at sinabi rin niya, na paano naging lavish living ang pamumuhay ko? Eh, hindi nga ako bumibili ng any branded bags, na mga ganyan. At kung follower talaga kita, makikita mo na that's far from being ano, lavish. Oo, yes. So, at sabi din ni Rika, bumingin niya sinabi, at yes, mas malaki ang sweldo ko, ang kinikita ko, kaysa sa asawa kong pastor. Sabi niya. So, minsan din siguro kasi, nag-message ako sa kanya, sabi ko, kasi birthday niya nung few days ago. Sabi ko, happy birthday. Sabi ko, hayaan mo na, alam mo na, maraming marunong o mas magaling pa at mas nakakaalam pa kaysa sa sarili mo o sa'yo sa social media. Mema lang. And minsan, natutuwa pa sila yung mga napansin mo. Kasi napansin mo sila. Totoo naman. Kaya dapat talaga minsan, kapag wala kang oras, huwag mo nang bigyan ng ano pa panahon. Correct. Pero alam mo, pangit din naman yung porkit ba asawa siya ng pastor. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng i-enjoy kung ano naman, kung kaya naman niyang bilhin. Correct. Katulad niya, sinabi niya, I'm sure may mga collab siya sa ibang mga brands. Yes. Dahil sikat naman siya nung panahon niya. Correct. At hanggang ngayon, kilala pa rin siya. Paglakarin mo yan sa BGC, makikilala yan. True. May libro siya, may mga kung ano. Diba, parang, kumbaga, minsan, huwag tayo maging mapanghusga din sa pamumuhay. Kung ang karangyaan niya ay kuha sa nakaw o ganon, doon tayo mag-react. Halimbawa, hindi ka natutuwa sa ginagawa niya, pwede mang i-unfollow. Yes. Kung natutuwa ka naman, actually, gawin mong inspirasyon. Nakakapagtaka din, hindi kayo natutuwa, pero
follow na lang, follow. Pinapanood naman. Kasi ako, kung di ko bet, halimbawa, nayayabangan ako, edi unfollow. Pero kung nakita ko naman na, kahit finuflaunt niya yung kanya mga... Eh, alam mo, nang i-inspire lang. Ano, nang i-inspire lang. O talagang ganun lang siya, edi ipa-follow ko. Totoo. Diba? Yun lang yun, ganun okay? Lang yun. Diba, Dean? Yes! Oh, ay, pwede! Para on cue. Oh, bago ituloy ni Dean. Batiin natin si Ellen Calyado na ating regular viewer din. Nagpakulay siya ng 7.99 Australian dollars. Sabi niya, good evening Marites Hugh. Your regular viewer from, ayan, Adelaide. Happy kami at may bagong project si Janine Gutierrez under Dreamscape. Ay, may bago palang project si Janine. Parang nakita ko yun sa isang post. Oh, oo, that's parang, good. Pero hindi sinabi kung ano. Parang welcome or something. Oh. Or si Andrea Brillantes din, may bago din. Kakabasa ko lang kanina. Hindi pa rin sinabi kung ano, pero may bago Dreamscape din project. Dreamscape din? O ibang... Ah, hindi ko nabasa kung Dreamscape o kung ibang unit. Oh, pero masaya naman tayo sa mga may mga bagong proyekto. May, nabasa ko lang pala, di ba senior high yun dati? Hmm. Baka daw ngayon, college ano na. Ah, dahil graduate college na. College law. Anyway, yun na. Next! Pusin muna natin ito mga Marites. Hearty Bangalistas, Chinese movie, ano na nangyari? Senator Cheese na nagbibihis habang nagka-live IG siya. Naka-IG live siya. Ano to? Chinese movie? Sorry, ano to? Meron no, siya. Eto na nga. Mm. Any plans on making movies on top of your upcoming teleserye? Can't wait, by the way. Oh. Sabi niya, I made a movie that was filmed in China that I'm very proud of. The release is still being planned. But it will be premiered in China and LA. Sorry, na sana nahalukay niyo pa to. IG stories ba to? Oh, eh, alam mo naman itong mga stalker. Hindi, kaninang umaga kasi, nag-IG live si Heart habang nagme-makeup. So, nasa Singapore siya ngayon. Kung nakita niyo yung kanilang IG, nanood sila ni Senator Cheese ng... Taylor Swift. Yes, oo, Taylor Swift. Pero hindi pala yun lang ang pinunta ni Heart doon. Meron din siyang work. So kanina, nagme-makeup siya. Habang nagme-makeup siya, naka-IG live siya. Tinasagot niya yung mga ilang tanong doon ng mga ng mga followers niya. Tapos, na-prove ko din na, ay, hindi naman pala sa lahat ng work ni Heart, may kasama siyang glam team. Kasi magaling mag-makeup. Siya lang nagme-makeup. Parang therapeutic sa kanya. Tama ba ako? Therapeutic sa kanya ang pagme-makeup. So, madalas din pala siya talaga nagme-makeup. So, minsan, yung mga kasama niya, retouch. Ganon. May so, mga ganong artista na parang first base sila tapos itutuloy nung makeup artist. Parang hello, Don. Anyway, yun nga. So, may work daw siya. So, habang nagme-makeup, sinasagot-sagot niya. Ang dami mga tanong. Isa sa tanong, na naalala ko din bigla, yung movie nga na to na sinuot ni Heart sa China. Ang tagal na nito eh, nawala na din siya sa isip ko. So parang feeling ko nga si Heart din eh, parang oo nga no, may movie pa ako. So yung movie na to, sinuot pa ni Heart bago mag-pandemic. Ah, talaga? Yes. Ah, okay. Kung di nga ako nagkakamali, it's either early 2019 or 2018. Tapos may nagtanong, kailan daw to ipapalabas? Sabi ni Heart, I don't know, sabi niya. I don't know. And actually, this is not a Chinese movie. But it was filmed in China. Oo, sabi niya. It was a good production daw. Kaibigan niya yung mga producers, ganyan. Pero wala na daw siyang balita dun sa movie. So, syempre tapos na yung shooting siguro. Yeah, pero hindi daw niya alam kung ipapalabas pa ba to. Pasabi ni Heart, but if ever, okay lang, kahit wag na. Sabi niya. Kasi daw, sabi niya, kasi parang iba na yung past self ko, yung siguro yung look niya. Ah, baka iba na itsura niya doon. Oo, kasi nga. Kasi kung pre-pandemic pa. Okay, parang 5 years ago na to. Pwede naman talaga, diba? So, baka hindi naman nagbabago yung mukha niya. But of course, yung styling. Actually, styling baka siguro. Yung styling ang sinasabi niya. Baka naman mano po pala ito, dahil China. Ano masasabi mo? Hindi, alam mo, nakausap ko siya dyan dati eh. Noong time na
papunta pa lang siya, isushoot niya. Excited nga si Heart nun dyan eh. Oh, ano yung, tapos eto na, edi habang nag-IG live, hindi ko naman nakita si Senator Cheese. Hindi naman siya umapir sa camera. Parang biglang ano si Heart na, gusto natin niya, parang, oh, Cheese is ano, parang dressing up or something. Sabi niya, parang, ako, baka, yun nga, baka mamaya ma-check mo, baka mamaya nakikita yung reflection sa, ano, sabi niya gano'n. Tapos, may makita, nako ha, baka, sabi ni Heart, baka mapaaway pa ako, magulo, kasi daw, baka may mga maghabol. May mga humabol-habol. May mga humabol-habol kay Senator Cheese. Mega, no? Naalala ko tuloy, isa pang senador. Oo, diba? Yun talaga, siguro, psycho. Siguro yun ang naging warning kay Heart, kaya niya nasabi. Pero totoo yun, minsan diba nag-live ka or may reflection, posible nga na makita ka. Tsaka diba dati, mga nakikita ko sino yung bigla nalang dumaan. Ayun na nga. May tao pala doon, may tinatago palang ano doon. Kaya ang galing ni Hearty, knows niya na yung... Akala ko naman nakita na nagbibihis sa likod. Parang gusto mga tuloy check yung IG live. I check ko later. De wala. Wala pong nakita. Ako naman kasabi. Bago tayo mag-down. Batiin naman natin yung mga natin. Si Michael Manila watching from Israel. Tsaka si Ayla Tenny Mercado Reposo watching from Thailand. Uy, ito ha. Random lang po itong aming mga mababate kung ano po ang makita ng aming mga mata. Nakita ko to si Kimi Dora. Si Kimi Dora, no? Sabi niya, sorry, Dean and PhD. Isa ako sa very observant, pero in fairness, super ang galing yun ng dalawa idol. Ay, thank you po. Si Kimi Dora. Hello naman, Kimi Dora. Kaso ang pangalan niya ay Kimi Dora. So, baka tayo ay kinikimi. Joke lang. Thank you, Kimi Dora. It means a lot. And Kimi Dora sabi pa rin niya, Mr. Poo, super galing mo. Buhay na buhay ng M. Buhay, ano? Buhay na buhay ng MU. Sana wag magka-issue. Mabait naman po siya. Ma-issue lang yung... okay. Ito rin. Okay na. Si Debbie, ito rin si Heart. Pero ba't in-edit mo? Sabi ni Debbie, ito rin si Heart. Kakaumay na. Para siya si Chris Aquino. Merong attention problem. Eh, alam niyo, part ng trabaho po nila yan. Diba? Part po yan ng trabaho nila. Basta unfollow nyo lang pag hindi nyo na-bet. Sabi ni Serious Amateur, painter din si Heart, baka kaya magaling ding mag-makeup sa tatay. True naman din. Ay, parang si Paolo Ballesteros, di ba? True, di ba? Buffy Edward, good morning Monday po. Pa-attendance, enjoying watching from Chicago, Illinois. Eh, sabi ni Buffy Edward, China's Rich Girlfriend yung movie. O yata para na... Ano yung sinasabi ni Ma'am Shina Jackie Lublanco po? Ang alin? Hindi ko nga alam, hindi ko na masundan. Mami, Mamshi, sige. Baka yung The Peace nila. Carol Villar. Partner ba ni Rudy Fernandez? Si Jackie Lu? Hindi ko lang alam. Lumot ka sa lupa. Message mo ha? Sino? Si Rudy Fernandez. Ay, afraid. Alam mo na ako sino. Okay, ito si Carol Villarin. Hi, Mr. Fu. Pabati naman po sa inaanak ko ng happy birthday, Wendy Samson. Mazal Tov. Oo. From Ninang Carol here in Israel. Hello, happy birthday, Wendy Samson. Sabi ni Mamshi, sana magkaroon sitcom, Dom at Gabby Concepcion at Father and Son. Magkamukha kasi sila. Ito si Board. Kamukha ba sila? Sino? Sino daw? Sorry. Si... Dom at Gabby raw. Gabby Concepcion. Tsaka... Next. Alam mo na lang yun. Huh? Board Legacy. Ayun, ay, nagbabuzzer. Hello na po, Sian here. The audio guy. Shout out po sa amin ni Maricon. Appreciator always. Consistent viewer nyo. May pa-viewer na rin last si year. Sean. Ewan ko dyan. Gawa-gawa na ng ano, no? Gawa-gawa. May suggestion dito. Sinuot ko na naman talaga. Sabi ni Green Forest, sell kayo t-shirt or hoodie na may Marites logo. Tapos sa likod, may kicking. Sige na, dapat may 4XL po para comfy. Alam niyo, totoo yun. Pwede naman. Alam mo, push na natin yan. Sabihin natin kay Sir Patrick. Meron tayong mga merch. Tapos pwede tayong magpa-prizes. Ako talaga, diba? Basta ako magdi-design ng brief. Dapat yung Marites University underwear. Pero si Ellen DeGeneres, yun yung pinamimigay niya dati sa show niya, underwear. Ay, pwede nga din. Naku, huwag niyo tayo magpanggap. And needs naman talaga yun. Diba? Si Sean ang model. Ay, naku. True. May comment si Nurse Jane. Kaya alam mo si Nurse Jane? Hindi, I don't know him.
Tita Raya ka na. Tinerita Almo yan. Alam ko naman. Sabi niya, grabe si Dean. Malinaw ang mata kay Bruce Roland. Eh, nakita ko sa Sparkle video, no? Oo nga. Yun na. Ay, nako. Magbasa pa tayo. Ay, Wait, tignan mo. Sabi ni, Soliel Torres, sana merong international shipping pag nag-merch kayo. Oo, tignan mo, nasusuportahan na yan. Push natin yan. Gusto ko yan. Correct. Sabi ng, ito, sabi ng kababayan ko. May ganon. Added fan si Mr. Fu. Cute ni kababayan Rose. Naku, ayan na naman. Hindi mo naman siya Rose. Parang Teletubbies. Ay, ano, si Jackie Lunga daw ka-partner, sabi ni ano. Grabe no, siya. Ako nawala na, na sinabi ni ano. Sofia de Castro. Ayan. Ngayon ko lang na-realize, parang Teletubbies. Alin, yung outfit mo? Alita Eliza Calcita watching from Tacloban. Shoutout kay Shane and Abby. Parang may local naman tayo. Ang dami naiisip. Hindi ko alam. Ganyan ba? Yellow. Ah, kasi yellow. Ang dami na. May mga shade pala tayo ng black. Ay, ano? Ang galing. Ako all black. Siya may white. Tapos ikaw may yellow. Ang tara. Hindi tayo nag-usap-usap. Okay, mga kamalites. Babies. Yan na po. Satisfied? Request. Ayan, maraming salamat po ba? Ayan, ayun po ating mga Chick of the Week mula sa Marites University! Blind items ba? Blind items ba hanap mo? Pwes talasan ng isipan at pag-anayan ng pagiging Marites dahil nandito na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na hinuhulaan ang The Who! Ayan na! Ayan na! Kinula? Hashtag wow. Grabe kinulam. Naman yung kinula. Sino yan? Sa'yo grabe. Ba yan? Grabe! Atin yan. Ay, sa'yo. Ay. Kaya anong ganito yan? Kamita dyan. Kinulam talaga. Yung isang ano, sikat na actress na may series ngayon. Ay. Kasi anong nagiging masasakitin siya a few days, weeks ago, parang hindi niya alam kung ano yung sakit niya. Hindi ma-detect ng doktor. So, ang ginawa niya, nagpatawas siya. Ay. Ako, hindi fairness ako ha. Naniniwala ako dyan. Hindi ako, totoo. Siya nung patawas siya. Kaharap niya yung tawasero ba tawa? So, may ano? Kandila. Kandila, tubig. Tapos may tatubig. Tawas sa kanya. Hindi, sabi nung nagtawas sa kanya, naku, may babaeng, artistang babae na galit sa iyo. Sabi niya doon sa ano, hindi inisip ako sino yung babaeng yun. Sure, dahil nga nagpakasal na siya or what, di ba? Nagpakasal na yun. Siya? Sino itong nakulam? Oo, feeling niya nakulam. Kaya nagpaano siya. Kasi hindi nga siya gumagaling ng tuloy-tuloy. Pero hindi nakita ng tawas, tawasero ba talaga? Ay, parang alam ko yan. Ang source mo ba dyan si ano? Chan. Sa blind item na yan. Sandali mo nang blind item pa ako, di ba? Sabi ko na, parang kilala ko na yung source niya. Okay. Kasi ganyan. Di... Sabi nung nagtatawas, may babaeng artistang galit sa kanya. Galit sa'yo. Eh, pinaniwalaan naman niya kaya... Pero naisip na ni actress kung sino. Hindi naisip kung sino yung artistang yun. Hindi niya maisip kung sino? Oo, hindi niya maisip kung sino. Hindi ba lumabas yung katawas yung... Hindi, name, hindi. Ano yun naman? Talaga. May hashtag. May hashtag ng artista. Baka hindi yung tawag Spirit of the Glass mo. Wala namang numbers doon. Tsaka ano, letters. Hindi nawalaan ng tawas yung ano. Wala siyang idea at wala siyang idea. Eh, siyempre nga si Kat kilala, di ba? Tsaka gwapo rin naman yung asawa niya. Artista din yung asawa niya. Oo, artista rin yung asawa niya. Di ba? Pero magaling na siya. Gumaling na. Di ba usually daw after the tawas gumagaling? Oo, gumagaling. Kaya... Kasi nadidetect na ko sino yung kumeme. Yes. Yung nga kaya, kinuha niya, feeling niya kinulam siya. So wala siyang ano. Pero wala siyang idea. Wala siyang idea, wala siyang... Wow, nakasagutan niya. Manuel siguro yung mga nakaraan nung asawa niya, di ba? Ay! Baka ex nung mister niya? Yung asawa ba niya, actor din? Oo daw. Oo, yun. Ay, ganun, di ba? May endorsement bang bago yung actress? Wala. Bagong kasal lang ba yan? Hindi, matagal na. May anak na, dalawa?
Tatlo yata. Niligaw ka lang. O, nililigaw mo to. Nililigaw. Hindi ko nililigaw. Wait, may edad na ba yung actress? May edad na? Hindi pa. Hindi pa masyado may edad. Siguro mga junior. Hindi man si junior. Hindi ba pwede ba mag leading lady? Hindi. Ano siya? Malaki na kaya alam na yung tama at mali. Leading lady. Oh, leading lady. Hindi siya, pero may serye ngayon. Oo, may serye na ngayon. Kasi ano siya, malaki na siya, kaya alam niya yung tama. Dati nung siya, pero dati siya maliit. Oo, ganun na siya. grabe naman to si Sean. Makakandak naman, grabe. Ayun lang yun. Ayun, mga kamarites. Clue! Yun, ano ba? Yun na nga yun, ang dami, hindi ba kayo nakikinig? Ang dami na araw niyang binigay. Nililigaw niya tayo kung dalawa o tatlo yung anak. Yung mga anak ba, artista din? Hindi daw. Yung mga anak ba, elementary pa lang? Naku, hindi. Ang malalaki na. Hi, ayan. Hi to Freedom Boys, your sister, si Ness. Sa Michigan, tsaka si, yung pamangkin ko sa ano, si Amin Punsalan. Okay. Sino Freedom kaya? Boys, one Freedom Society. Bakit di kayo humuhula? Dati humuhula kayo. Hindi niya kilala. Si Ketchon din, ha? Pagkakaibin, hindi na kaya hulaan. Pero pag mga lalaking ba din, gusto niya yung hinuhulaan kung sino yung nag-out na. Dahil dyan. Anong next? Yan na nga. Ay, ako na yan. Sabi ko, laglagan na, yan ang hashtag ko. Na may kinalaman ito sa isang aktor. Oh. Okay. Itong aktor na ito ay nalilink siya sa isang actress. At ang sabi nila ay talagang playing good music together. So, ibig sabihin, parang sila na. Correct. Ah, ganyan. So, pero, bago pa malink itong dalawang to, itong aktor na ito, meron talaga siyang nalilink sa kanya noon na isa ring actress na umaawit, singer-actress. So, nagulat siguro yung mga netizen. Bakit napunta ka bigla dyan sa actress na yan? Eh dati, ito yung kalink mo. Parang bigla na lang naglaho, bigla na lang nawala. So, over dinner. Over dinner. Nagdi-dinner ka pala. Nandun pala ako. Ito na naman ako. Kaya baka ayaw na ako i-dinner ng mga friends ko. Nilalaglag ko yung ano. Ako pala yun. Sabi, Trans Mr. Fu, simula na nagmarites, nilaglag na tayo. Ito, over dinner. So, nandun yung ano, yung dating, yung singer-actress na nalilink sa kanya, kay aktor. Singer-actress. Tapos sabi niya yun nung mga friends. Uy! Nakikita namin na sweet-sweetan tong si aktor tsaka si actress ngayon. Di ba dati kayo ang sweet? Parang ganon. Ano nangyari? Sabi niya. Ang sagot ni singer-actress, hindi naman naging kami. Sabi niya ganon. Hindi ba kayo naging kayo? Hindi ba ano kayo? Parang iritang-irita siya. Iritang? No! Ganyan. Bakit? Parang hindi talaga. Hindi kami match. Tsaka hindi niya gusto. Hindi maitik. Hindi niya gusto girlfriend. Ganon! Bakit? Bading girl si ba? Sabi ng mga friends. Bakit dinideny ba niya? Para naman nakakain ng ilang palaya itong ano. Tapos sabi niya, so ibig, hindi ka naniniwala na si aktor ngayon tsaka si aktres ang magnyowa ngayon? Wait! Sabi hindi. Bubong ningning. Bagets pa ba ito? Bagets pa? Hindi. Nasa tamang edad na. Legal age? Legal age. More than! Oo. So parang kinonfirm ngayon itong si singer-actress na badiday itong si aktor. Akla. Dahil, tapos. Sikat si aktor? Oo. Sikat naman. Tapos parang, para syempre, may nag-comment na isang friend. Kaya pala, na parang close lang sila. Hindi pala talaga sila mangyowa. Hindi, yun pa. Ganun ang reaction ni singer-actress. Confused ako kay singer-actress . Basta, ang clue kay aktor. Gusto ko yung clue mo na maliit na lumaki.
I-relate ko na lang dito. Maliit, tas lumaki. Ganon. Ah, dating child star. Si actor? Hindi naman. Hindi naman. Pero dati siya maliit na lumaki. Humula kayo! Ano man na makareact? Wala. Kasi pag nahulaan niya yung actor, mahulaan niya na yung dalawang girls. Diba? Kaya hindi ko na bibigyan ng dating yung maliit na lumaki. Hindi nga raw eh. Hindi naman. Hello, child actor. Ano ka lang yun? Dati maliit yung girl. Lahat naman tayo. Sino yan? Ay, love ko yan, pero hindi yan. Pero medyo si ano ba to? Isulat mo na lang. Alam ko na. Nose ko na yan. Nose mo na. Tama ka nga. Diba? Tapos may pagkabully daw yan. Sino tong singer actress? Ha? Galing sa pamilya ng mga ano. Alam ko yun yan. Nako, tama na. Pamilya ng mga artista? Oo. Get ko na kung sino si ano eh, actor. O di, mahulaan mo na kung sino singer yung... Singer din. Yung girl, basta, nakakakanta. Yan ang isang malaking pamilin lang. Alam mo na. I think naman he can hit the right notes. Wow. Pamilin lang na to. Ano to. She can carry a tune. Yes! True! Very, very true! Nakakawit naman! Basahin niyo yung mga boses. Comment, malamang. Oh, yan na. So, nilaglag siya ng kanyang ano dating friend. Oh, no. Oh, nalalink sa kanya. Okay. Over dinner. Nakayoko na ata mag-dinner. Huwag na raw sumama sa kanila. Oh. Game. Okay, next! Ay, teka lang, may babatiin lang ako. Go! Ayan lang, mga taga WTFU sa YouTube, ayan, hello. At kay Mark Albert Lorenzo at kay Peachy Takulod na nag-subscribe na sa Marites University. Ayan, maraming salamat naman sa inyo. Thank you naman po. Dahil dyan, ang next hashtag. Next and last. Horror Queen. Ay, sino yan? Actually, tinagurian na lang siyang horror queen. May naisip akong horror queen, pero... Hindi si Chris Aquino. Okay. Kasi, ibigay na natin dahil siya naman talaga takanya ang titulo na yan na horror queen. Pero hindi tayo tumutukoy sa horror movie or anything. Ang kwento na to kasi napaka-horror daw talaga ng ugali ng actress na to. Ay, Ate Chudelia. Super Ate Chudelia na ang ending, ending na talaga ako. Hindi ganito, kasi itong mga tao na to, So, yung kwento, hindi lang yung isa ang nakaranas, siyempre sa production naman, di ba? Ngayon, magkakasama kayo, ibang grupo, pwedeng sa next project, ibang mga kagrupo mo naman sa production. So, it turns out na kahit sinong makasama nitong tao na to at napagkwentuhan itong si actress, talagang iisa ang comment nila. Ayaw talaga nilang makasama makatrabaho. Dahil talagang Ate Chona talaga daw... Shake, Rattle, and Roll. Correct. Pwede magbida sa Shake, Rattle, and Roll. Sa hindi, lahat, doon sa tatlong yun. Kunin na niya lahat. Dahil ganun daw talaga. May mga instances daw na ano daw talaga eh, makikita mo daw talaga sa kanya, sabi nga nung nag-chika sa akin, bastos. Yun pa yung term niya, ha? Si actress. Yung halimbawa daw, kinakausap mo, kung may ginagawa, hindi siya yung titingin sa'yo. Alam mo yung parang ano na... May nakasama akong ganyan. Halimbawa, ito yung PA ng show, lumapit. Halimbawa, ma'am, chuchu, ito daw po yung, ito po yung si... NR. Di siya titingin or what. Tapos, parang ang senyales niya na ayaw na niya makipag-usap po. Tapos na, susuot daw ang pagkalaki-laking shade sa baiga. Meme. Ganon. Meme School of Acting. Correct. Tapos, may isang pagkakataon na parang ano to shoot ng TBC. Ganon. Or special pala. Parang nasa isa silang location na hindi indoor. So, dahil nga very nice naman yung producer, nag-set up ng tent. Sa tent na yon, bukod sa may aircon, may sofa, kumbaga kompleto naman. Talagang sinet up para sa kanya. At hindi pala biro yun ha, mahal na mag-set up ng ganon. Alam mo, sabi ng actress,
ayoko dyan. Kaban na lang ako. Sabi? So, hindi niya ginamit yung ano. Sa van siya nag-stay. Yung pinrovide sa kanya na holding area. Yeah. So, hirap na hirap ngayon yung sa production. Kasi nga naman, syempre, parang safe space niya. Yung personal space yun ni actress. So, hindi sila yung basta makakapasok, makakapag-usap. Ito po yung mga gano'n-gano. Komedyante ba to? Med! Meganon! Ah, meganon! Pero, yun. So, itong yung sa production, pwede po kayang makausap si ganito, yun na. So, eh, napaka-tinted daw ng ng window ng van. So, bubuksan, ganun lang. Tapos, ganyan nga. Tapos, hindi man lang magkakalita or anything, sabay siya, sinaray yung to. Pero magaling naman yan, di ba? Na artista. Parang may na... Hindi rin masyado. Ay, hindi mo, Ben! Parang gano'n. Pero siguro, sikat, oo. O sumikat. Oo. Sumikat. Ay, grabe, sumikat. So ngayon wala na. Ngayon feeling ko, Walay na. Walay na. Hindi kumita yung huling pelikula. Hindi ko sure. Hindi ko siya na, na mararadar. Ayan ba? So, Ay, hindi. Sabi ko na, ilang hula kong hula mo eh. Ah, hindi yan. Eto na, hindi pa tapos yung kwento. Ay, oo. Oh. Dahil nga sobrang atichona at talagang horror queen ang tingin nila dyan, may ginawa movie. Oh. Tapos sikat na sikat yung kanyang leading man. Alam mo, may ilang production doon nag-resign. Nung nalaman nila na ang bidang babae ay siya. Aso nag-leading man ito? Leading lady. Nag-leading, nagkakaroon siya ng leading man. Oo. So, ibig sabihin, leading lady material. Yes naman. Oo. Okay, sabi ko nga sa inyo, sumikat. Okay? So, imagine mo yon para dun sa mga production na mag-resign dahil nalaman mong so, ito yung bida. So, ibig sabihin talagang bad experience. Ganun katindi ka horror. Para... i-let go nila yung racket. Chance na rumakit, opportunity. Uh-oh. Siyempre, bonggang racket din yun dahil movie yun, di ba? May asawa na to. Nako! Ay. Basta. Basta. Yun na. So... Hula ka? Hindi ko. Nandun makakating siya ng SSSW. Naku, yung 77 sabos. Ay, natanda ako. Pero alam nyo, hindi talaga. Tapos, ang chika pa, napaka shotikada nga raw. Then, feeling talaga siya. Feeling niya na tikat siya, na ano siya. Alam mo, contrasting yung pinapakita niyang... Pa-sweet image. Pa-sweet image. Pabida image na parang mabait. Pabait image. Doon sa mga karanasan ng mga nakakatrabaho niya. As in. Wala na kayong hinula. Wala na kayong contribution dyan. Tapos, eto na. Pag daw wala si lead actor... parang dead ma. O pagka hindi pala pag wala mga camera or what, hindi naman daw nakikipag-usap talaga na chumichika ng bongga tong si bidang babae kay bidang lalaki. Kala kong masasabi mo na yung name eh. nakatingin ako sa'yo, kala ko. Hindi, mabait siya. So yun. Mabati ka na. So yun na. Hulaan nyo na lang kung sino yan. Horror queen dito, mga queens and stuff. Horror star. Mukha ka nagiging horror na sila. Hindi. Ang hirap doon ng mga exam natin. Una, binabati ko si ang ating kaibigan at kasamahan natin sa Empress na magbe-birthday na bukas. Si Lito Manyago. Hello, Lito. Happy birthday. At sa aking pinsan na nasa Sydney, Australia, si Che. Che, happy birthday. See you next week dahil pa-uwi na sila. Okay. At syempre, binabati ko din ang aking mga ibang pinsan, si Irene, si Don, si Joy, at sa aking pamangkay na si Hannah. Yan po. Yeah. Bago tayo magpasalamat sa lahat, Mr. Poo. Syempre, bago natin tapusin ang ating live, nais po muna nating pasalamatan ng Scott Media sa kanilang studio facilities para po sa mga kamarites natin na gustong gumawa ng sarili nilang content. Maaari po ninyong kontakin ang Scott Media para magamit ninyo ang kanilang digital plug and Play Studio kasama ang kanilang high quality equipment sa murang halaga. Okay, mga Kamarites Babies, hope you enjoyed our live show tonight. Maraming salamat po sa lahat ng nanood, nag-comment, nagpakulay na umabot sa 1.5. Yes, thank you po sa live viewers. Sa ating
live viewers. Sa lahat na nagpakulay at sa lahat na nagko-comment. Pasensya na po kayo kung hindi namin mabasa at mabati lahat. At syempre, yung mga team replay, super dami rin yan. No, maabot ng more than 30,000 views. Alam maraming salamat. Tama, hindi lang yung mga live viewers. Oh, yung mga nanonood after ng live. Maraming salamat po sa inyo. Okay, mga kamalites, hula-hula na tayo. Yan po ang daong mula sa Marites University! Mad Ganon! Huy, Mare! Ano latest?